ay kaya itaas ang tatating pamuhay dahil sa sama-sama natin pagsamba sa ating Panginoon. Manatili tayo nag-aapol. Manatili tayo nag-i-excite sa Panginoon. Corporate worship is an extension of our personal worship. Ito yung extension natin sa ating bahay. Sa ating meditation, personal natin pag-ipag-usap sa Diyos. Ito yung extension na tayo naman nagsasama-sama upang tayo magpuri sa ating Panginoon. Sabi sa Ephesians 4:11-16, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers to prepare God's people for work of service so that the body of Christ may be built up until we will reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and the craftiness of men in their deceitful scheming. Instead speaking the truth in love, we will all things grow up into Him who is the head, that is Christ. From Him the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. So ito yung kailangan panatilihin natin yung fellowship natin para tayo mag-mature, para tayo lumago, para hindi tayo manatiling sanggol. Sino sa atin mga sanggol pa rin hanggang ngayon? Ilang lesson tayo, ilang taon na tayo matin ng church at hanggang ngayon, sanggol pa rin tayo. It's about time na tayo mag-mature. At para tayo mag-mature, we have to feed ourselves. Minsan masarap tayo mag-worship, mag-isa, mag-basa, pero ba we need to worship. We come to offer worship to saan? Dito tayo nakipit. Dito tayo nag-mature. Dito natin nakikita ang bawat mga experience, ang bawat sa doon tayo natututo. At sa sama-sama natin pagsasamba, doon tayo nakakaranas ng malayang at tunay na pagsamba sa ating Panginoon. At ang pangalawa, the power. The power. Without the power, wala tayong mga gawa. Sabi sa Acts 4:24-31, dito kung saan pinagaling. Dito pa paano mag-worship si Pedro noon after niya magpagaling sa Greek. Ang sabi dito sa verse 31 na ako mabasa. After they prayed, the place where they were meeting was shaken and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word boldly. Kumbaga ito, merong power sa corporate worship. Dito sa sama-sama pagsamba ay may kapangyarihan sa ating Panginoon. Sa sama-sama natin pagsamba, kaya natin yanigin ang bawat hirap. Sa sama-sama nating pagsamba, kaya natin yanigin ang buong Sanse. Kaya natin yanigin ang buong Mebesia. Kaya natin yanigin ang buong Pilipinas. Kung tayo lamang ay magkakaisa ng bawat Kristiyano at magkaroon ng impact sa bawat lugar. Ito po yung ginagawa natin unti-unti na magkaroon tayo ng impact para sa lahat. Kaya ito yung nais ng Diyos sa atin. God's manifestation of power will always personally impact us. But its purpose is to reach beyond us. Personal tayo i-impact ng Diyos. Pero para tayo ay gamitin din naman sa iba. Ganun ang nais ng Diyos sa atin. Napupunta tayo sa church, we get filled up in the church. Parang ito yung bahay na ito. Pag pumupunta tayo dito, ay para ano? Magulo tayo. Mapuno tayo. Pagpunta tayo ng church. At pag napuno tayo, tayo may gagamitin ng Lord pumunta sa mga tuyong lugar at alukin kung sino yung nauuhaw. Kung nabigay ko Pastor Edmond, kung siya yung nauuhaw. Nauuhaw siya. O isang tanong natin. Oh, no. Gusto mo magkape? O ito yung bagay. Na bagay na ginagawa natin. Itong bagay ito, bakit natin pinupuno ito? Ba't natin pinupuno? Ba't natin pinupuno isang bago? Ba't tayo pumunta rito para mapuno? Pinupuno natin isang bagay para i-empty natin. I-empty natin. Ba't mo ba pinupuno isang bagay? Ba't nilagyan mo naman isang bago o isang bucket? For you to empty it, i-empty natin ito para maging pagpapala ka rin naman sa iba. Ini-empty natin, you freely receive. Dapat you freely give it. Kung ano mga bagay na tinanggap natin libre, kagalingan, pagpapala, ibigay din natin, ibahagi din natin para malaya na mapuno. Kasi wala kang isisisigyan, punin mo yan. Hindi mo lang kaya punin pa yan. Hanggang doon na lang, tatapon na lang yan. For you to bless more, you have to empty yourself. Lagi mo i-empty, i-share din naman kung ano meron sa inyo. The more na i-empty namin ang sarili namin, mag-asawa, the more na i-empty namin ang mabusa namin,
the more naman na pinipila pa ng Diyos ang mga pangangailangan namin. Non-stop. Ganun magpala natin, Panginoon. So, nais ng Diyos sa atin, yung purpose ng pagiging puno ay is to be empty. Ang sabi niya sa Joshua 16, shout for the Lord has given you the city. Ito yung mga bagay na sama-sama natin na kahit minsan sa Chronicles, sabi nito po, we have no power to face the vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are upon you. All the men of Judah will, with their wives and children and little ones, stood there before the Lord. Dito sa 2 Chronicles 20:12-13. Ito kung saan, kung maharap tayo sa matinding mga pagsubok, kung dumadaan tayo sa matataas na pagsubok sa ating mga buhay, kailangan natin ang dapat gawin natin. What to do? Begin to worship. Pag dumadaan tayo ng matinding pagsubok at napakalakas ng dating sa atin, begin to worship. Don't put your eyes on the problem, focus on the answer. Ano ba yung kasagutan dito? Kahit si Haling, si Josaphat, si Chronicles, alam niya yan, kung alam niya yung kanta natin, lagi kinakanta, sila lahat ay nanalangin, sama-sama sila nanalangin at nag-ayuno. Kasama pati ang hari. At ano nangyari? Nagupo nila yung napakadaming kalaban. Paborito yung kanta niya yan eh. Di pasto ka ni Brother Bingbong eh. Yung kanta niya. Yung kapanahunan ni Haring ni Josaphat. Ang sabi nito, yung hindi niya nakita, sabi niya sa 2 Chronicles 20:15, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God. So alam na natin kasaguran sa inaharap natin. Ang battle ay hindi para sa atin. Ang battle belongs to God. Kung tayo lagi nakakapit sa ating Panginoon, kasama yung power ay lagi namin hiling Pastor Apel. Ano mo mapalaga? Knowledge of power. Kahit ano pang kaalaman natin, kahit pang pangkot natin, kung wala ang presence at power ng Diyos, walang nakasaysay. Kahit anong galing ko po magsalita, kahit anong pang pinakaralan ko, at tatayo ako rito ng walang power, para lang po akong ingay na nagsasalita dito. But with the presence of God, with His power, ayun po yung nagkukundig sa tao, ayun po yung bagay na nakapagbabago ng buhay ng isang tao because of that power. Ito yung nais ng Diyos na tayo ay umasa sa Kanya, hindi sa atin. Hindi sa atin para may paglaban, hindi sa atin para magproblema, hindi para sa atin malugmok at para matakot sa bawat mga problema ang kinaharap natin. Ito'y panahon kung saan sa bawat problema ay panahon naman ay para tayo mag-worship sa Panginoon at ibigay natin lahat ng mga bigatin natin sa buhay natin at garantisado kaya patagin ng ating Panginoon lahat ng mga kinaharap ninyo. Ganon kalaki ang ating Panginoon. So ito yung sabi niya, the battle is not yours but God. God instructed Josaphat, sabi niya, to put worshipers out in front of the army when the day of the battle came. Sabi niya, lahat ng mga ang mga worshipper doon kayo sa harapan. Ay, ang pinalaban niya, hindi namin pang army eh. But the worshipper, so napakalaki na nagagawa ng mga mananampalataya na nagsasama-sama at kaya gapiin lahat. When we worship God and set our faces toward Him, the power of God flows. Madaya, napansin niyo kanina, nagkakantahan tayo, worship. Yung kapangyarihan Diyos ay napakalaya natin naranasan. Napakalaya natin maranasan at yun niya ang pinaka-victory of Israel because of the worship ng mga Israelita. Pangatlo, the people. The people. The effectiveness of a proper worship is based upon the heart and obedience of the people. Hearts upon the heart and obedience. So, yung pagiging effective pala of a proper worship, sama-sama natin pangalaman, is based upon the heart and obedience. Ito yung sa puso natin. Pag nag-worship tayo, is based upon our heart. Minsan, kung nasan ang puso natin, nandun pati isip natin. Kailangan bigay na natin yung puso natin sa Panginoon. Pag nandito tayo, doon ko binibigay lahat ng bigatin ko sa Panginoon. Kung saan dito talaga nag-worship ako, binibigay ko bigatin ko. Iniiyak ko sa Panginoon. At napakasarap na makita na may katabi ko na umiiyak din at nagpupuri sa Panginoon. Hindi ako naging isa. Di ba napakasarap pag tayo may karamay sa bawat problema? At dito sa sama-sama natin at lahat ang worship pinata sa kamay,
hindi lang pala ako